Hello mga Luisianos, nandito naman tayo sa ating pangkabuhayan. Nahatid sa inyo ng ating eskwelahan ng Luis Y. Ferrer Jr. Senior High School. Ng programa ito ay S2K na tinatawag natin skills mo, sagot ko, pangkabuhayan. So ngayon, bago natin simulan, maraming salamat sa ating principal at para sa ating programa ito na naglalayo para sa mga magulang at mga estudyante natin. At the same time, yung ating OIC principal na si Sir Joffy at ang ating APS ng TLE na si Sir Rami Dalida. So magandang hapon po sa inyong lahat. At lahat ng bumubuo ng Division of General Trias City. Lalo-lalo na ang ating SDS na si Ma'am Doris Estalilla. So, magandang araw po sa inyo lahat. So, nandito na yung ating mga ingredients kung paano paggawa ng banana cake. So, maraming paraan kung paano kumita at malaking kita sa paggawa ng banana cake. Kadahilanan, ang mga tanong ng mga ibang bata ay, ang mahal ng ingredients sa paggawa ng banana cake kasi ang ginagamit natin na ingredients dito ay yung lakatan na saging. Paano natin gawing mas mura ang mga ingredients to? So ang ginawa ko ay bumili lang ako yung sirana na saging. Kumbaga pasirana siya. Kumbaga ang isang kilo ay naghahalaga na lang siya ng 20 pesos. Kapag binili natin na bago yun, that is already worth na 100 pesos per kilo or 120 or 190 depende sa klase ng saging na bibili natin. Pero ang ginamit kong ingredients dito na saging ay yung lakatan. Mas mura siya. So, pumili ako ng 1 kilo, 20 pesos lang binigay sa akin. So, yung alam mo yung itsura niya na nangingitim na at hindi na siya pwedeng ibenta kasi hindi na kaaya-aya. Pero yun ang pinamasarap sa lahat sa paggawa ng ating banana cake. So, tara na mga kaluisyanos, mga magulang, mga estudyante, mga kapakuguro, simulan na natin ang paggawa ng banana cake. So, bago natin simulan lahat ng mga procedures natin sa paggawa ng banana cake, so, unang-una ay i-grease muna natin itong pan. Ang pan na ginamit ko ay 7x4. So, pwede kaming, Sir Icor, na pwede bang gumamit kami ng ibang pan. Kasi wala pa kaming pan sa bahay. Pwede. Pansamantala, pwede gumamit muna ng mga lanera, kung ano available pan. Tapos, at same time, yung recipe na to, pwede rin siyang gamitin sa ating cupcake. Kung meron kayong mga molde ng mga pang-cupcake, pwede rin siyang gamitin. So, same procedure lang ang gagawin natin. So, tara na. Simulan na natin. So, nag-grease ko na ito kanina. Itong mga to. So, nandito yung mga ingredients natin. So, gumamit ako ng ripe na saging. So, 4 na piraso to. Tapos, 3/4 na brown sugar. Mas maganda gumamit tayo ng brown sugar at kung paano pag may-measure ng brown sugar, dapat i-compress natin yung 1/3. So, yung 1/3 cup, gagawa tayo ng 3/4 cup na brown sugar. Bakit tayo gagamit ng brown sugar? Para maging moist ang kanyang texture. Habang tumatagal, ang ginawa natin saging habang nakalagay sa ref, mas masarap siya. And then, gagamit din tayo ng ating all-purpose flour. So, sa paggawa ng dry ingredients, kailangan natin i-sieve lagi ang ating all-purpose flour para matanggal yung mga iba't-ibang debris o ano pang mga ingredients na nailalagay dyan o mga na napapasama sa ating APF or all-purpose flour. And then, gagamit din tayo ng oil. So, anong oil ang pwede natin gamitin? So, ang pipiliin natin yung oil, yung paglagay natin sa ref, hindi siya natutulog. So, kalimitan, ang pwede gamitin doon ay yung canola oil, sesame oil, at saka yung corn oil. So, ginamit ko dito sa recipe natin ay corn oil. Sir Icor, pwede po bang gumamit ng ordinary yung vegetable oil lang? Pwede naman. Basta, exact measurement ang gagawin natin. Tapos, mayroon din tayo dito na fresh milk.
So, gumamit ako ng 1/3 cup fresh milk. Sir, ang mahal-mahal ng fresh milk. Wala po bang alternatives or substitute na pwedeng gamitin natin dito? So, pwede tayo gumamit ng evaporated milk. Paano pag-measure nun? Halimbawa, 1 cup ang kailangan natin na fresh milk. So, ang gagawin natin is 1:1. Ibig sabihin, kalahating fresh milk at kalahating tubig para makabuo tayo ng 1 cup na fresh milk. So, ganun lang yun. Evaporated milk lang ang pwedeng gamitin. Okay? At the same time, gumamit din ako ng 2 teaspoon na vinegar. So, ang gagawin natin is ihalo natin dito sa ating fresh milk para ang kalalabasan nito is magiging sour cream. Okay? Sour milk kung tawagin. So, naihalo ko na yung vinegar dito. So, magsimula na tayo sa paggawa ng ating banana cake. So, ito na guys, yung apat na saging natin. Kung tingnan nyo, parang tubig-tubig na siya ang gagamitin natin. So, kukuha lang tayo ng tinidor. Mamash natin. So, mura lang yung binili ko dito. So, yung 1 kilo, aabot ng 20 pesos lang kasi luma na at pasira na yung saging. Yun yung mas masarap sa paggawa ng ating banana cake. So ngayon, ipapakita ko lang sa inyo yung ating mga ingredients. So ito yung ating pang-toppings na gagamitin natin. Pwedeng optional, ito ay tatawag ng optional na pwedeng wala or pwedeng mayroon. So ginamit kong toppings ay ito, almond flakes. Kung wala almond flakes, bili lang kayo sa store ng mga sugo, happy, itatapis lang natin yon. And then, pwede rin gumamit ng chocolate chips. At gagamit din tayo ng isang itlog na large. Tapos gagamit din tayo ng 1 cup of all-purpose flour. And then 1/3 na ginamit ko ay corn oil. And then 3/4 cup na brown sugar. So ito yung apat na piraso na minash ko kanina na lakatan ang ginamit ko. And then, ito yung sour cream natin. So, kanina, pinagsama ko na agad yung 1 tablespoon na vinegar at the same time yung ating fresh milk. Yung suka na ating fresh milk ay 1/3 cup fresh milk. So, tandaan, sa paggawa ng fresh milk, pwedeng gumamit tayo ng evaporated milk lamang. 1:1. And then, gagamit din tayo dito ng 1 teaspoon na baking soda at the same time 1 teaspoon na baking powder. So, yan lang ang ating mga ingredients. So, simulan natin guys. So, una natin gagawin ay yung ating brown sugar at sa ating itlog. So, kung wala kayong munang war whisk na gagamitin, pwede kayong gumamit ng tinidor. Pero, mas maganda pa rin na mayroon kayong gagamitin war whisk. Kung na-cream na natin to, isusunod na natin yung ating iba pang ingredients. Ayan. So ngayon, i-sift natin yung mga dry ingredients natin. Ano yung mga dry ingredients natin? Tulad ng ating baking powder at baking soda. So bago natin ilagay lahat to, i-sift natin, maglalagay muna tayo ng konti sa ating... Ito kasi yung technique na ginagamit ko para sa chocolate chips kasi yung una kong ginawa dati is lumubog yung chocolate chips nasa ilalim. So, ang ginagawa ko is naglalagay ako ng 1/2 teaspoon or gawin nating dalawa. Tapos, inahalo-halo ko to, yung ating chocolate chips. Para paglagay natin doon sa ating toppings,
hindi agad siya lulubog. So, mamaya ilalagay natin yan. And then, ilalagay na rin natin ating baking soda at saka baking powder. So, lahat ng dry ingredients natin, kailangan natin i-sieve. Para yung mga bubuo, kasi yung mga bubong yan, pag hindi natin na-sieve, magiging hindi siya maluluto agad. Ayan. So, kanina ko pa na-preheat yung ating oven. Ayan guys, to. So, ayan mga kaloysias, kita nyo yung mga natitira na yan. Ayan. So, yan yung ating isasama. So, okay na yung ating dry ingredients. Okay na rin yung ating liquid ingredients natin. So, isasama na natin yung ating gagamit tayo ng scraper. Isama natin yung ating liquid na or yung ating minash na banana. Ito yung minash natin na saging. So, isama natin dito. Kung nandito yung guys sa aking kitchen area, nangangamoy saging na. Ang bango. Kung gusto nyo din maging mas mabango pa at mahilig kayo gumamit ng cinnamon, pwedeng maglagay ng cinnamon powder. Pero sa akin din naman ako maglalagay ng cinnamon powder. Pero mas okay na may ibang aroma din na nagbibigay amoy sa ating banana cake. And then, ilalagay natin oil. Tapos, ilalagay natin ating all-purpose flour na na-sift natin. Bali, dry and liquid ingredients ang mangyari. So, ito lang yung pinakamadali na gawin sa lahat na hindi na kailangan ng iba pang method of or technique of mixing na gagawin natin. Halo ka lang ng halo hanggang matapos. So, lalagyan naman natin ating all-purpose flour. And then, liquid na naman. Alternate lang. Liquid and then dry ang gagawin natin. Diba? Napakadali lang gawin. So, wala pang isang oras ang pag-prepare ng gagamitin na to. Saglit lang siya. Ang matagal lang dito, guys, yung pagluluto. It takes 1 hour to cook. Pero if in case na malakas yung oven ninyo, tignan nyo din yung temperature. So, paano natin malalaman na yan ay luto na? So, gagamit lang tayo ng toothpick. And then, tester. Kung walang toothpick, pwede ng tinidor lang. Itutusok mo lang. Pag may sumama, hindi pa siya pwede. Or hindi pa luto yon. So, possible ang cooking time nito is 1 hour. So, ang tagal, di ba? Pero kahit na matagal nating lutuin to, yung pag-finish na yung product mo, naluto na, dun mo lalaman kung gaano kahalaga kahit matagal kang nagluluto yung kanyang sarap. Ayan. Basta sundin nyo lang yung recipe natin. Kung mayroon kayong katanungan, don't hesitate to ask. Pwedeng magtanong kayo sa aking YouTube account na Filipino Icor Cooking Time. Para sagutin din natin. And then, ihalo na rin natin ating chips. Ayan. Okay lang na walang chips na gagamitin nyo, no problem. Hindi tayo, that is just only an optional.
Ayan. Pag sinabi natin optional, pwedeng wala, hindi maapektuhan ng ating banana cake. So ngayon, ilalagay na natin sa ating lanera. So ito na guys, yung ating banana cake. Maglalagay na lang tayo ng almond flakes. Tapos ilalagay natin sa oven na ang kanyang temperature ay 400 Fahrenheit or 350 to 400 Fahrenheit. So 1 hour ating cooking time. So ilalagay ka natin sa ating oven. So ito na guys, ilalagay na natin ang ating oven, sa ating oven, yung ating product. So kailangan ay 400 to 350 Fahrenheit ng ating temperature. So 1 hour cooking natin to. So dito guys, nilabas ko na lang sa oven. Para malaman natin na siya ay luto na, gagamit lang ako ng toothpick o meron naman tayong tawag na cake tester na tawagin. Kung halimbawa wala naman, pwedeng posporo lang or tinidor. Tapos, kung wala na kayong makitang mga or mga butter na sumasama sa toothpick, ibig sabihin, pwede na siya. So, yun na guys. So, ito na guys yung ating finished product ng ating binake. So, it takes 1 hour to bake. So, okay lang yung nagka-crack niyan. So, ibig sabihin, pag may crack, ibig sabihin, masyadong mataas ang temperature, di ko nabantayan. So, kung titignan nyo dito sa ibang binake ko, ayan, wala siyang crack. Kasi nabantayan siya maigi. So, ito na guys, yung ating products na gagawin natin is ilalagay natin ito sa kanyang lagayan para sa kanyang packaging naman ang mangyayari. So, after that, isabihin ko yung costing na kung magkano ang kinita, magkano ang kikitain o tutubuin sa bawat paggawa ng banana cake para malaman natin kung tayo ba ay kikita o tayo ba ay baka mamaya lugi na tayo sa gagawin nating pangkabuhay na yan. So ngayon, ilalagay natin ito sa ating cooling rack. So gamit tayo ng straight spatula. Kung wala tayong straight spatula, pwedeng kutsilyo lamang. Tapos gumamit nila ako ng plastic. And supposed to be ang gamitin ko is yung hand gloves. Pero sa tingin ko, bibili pa kayo ng hand gloves. So, mas banal na gumamit nila tayo nung yung madaling hanapin sa bahay lamang. So, gumamit lang ako ng plastic labo. So, bago nyo ilipat, siguro mga 15 minutes muna, i-rest nyo muna. Bago nyo ilipat sa cooling rack natin. So, yun lang guys. Natin, mga kalawisyanos, mga magulang, depende sa inyo kung saan nyo gusto ilalagay ito. Pwede naman ang paglagay natin ng ating banana cake ay pwedeng ibalot natin ito ng cling wrap. Tapos lalagay natin ng tag. Tapos thank you. Tapos yung contact number nyo para kung nagusto nila, nasarapan ang inyong cake. Tatawagin ka nila kayo. So, ang ginagamitin natin ngayon is itong tinatawag natin clamshell na
rectangular. Okay? So, naghalaga lang ng 4 pesos yan. 4 pesos, 6 pesos. Depende kung mas madami bibiliin mo, mas mura siya. So, lalagyan lang natin yan. And then, dito, pwede natin ilagay dito yung mga contact number nyo or thank you message na ipapasalamat at kumuha sila. So, ganun lang. So, yan na guys, yung ating banana cake. So, bali, nakagawa tayo ng dalawa. So, total na expense na nagastos ko ay umaabot lamang ng 100 pesos. Tapos, ibebenta natin ito ng 150 isa. So, ang laki ng tubo, or sabihin natin white 130 or 120. Ang laki pa rin ng tubo natin. So, mas maganda ang bilhin natin ay yung malapit ng mabulok na lakatan na saging para mas nakakatipid tayo. Kasi kung yung bago lang ng bibilhin natin, mapapamahal tayo sa lahat ng gastusin. So, tignan rin natin yung iba pang mga ginawa ko. Ito pa mga kalawisyanos, yung ibang gagamitin natin. So, gagamit tayo ng bento na ginagamit sa cake. So, ito yung bento box. So, gagamit na tayo ng wax. And then, lalagyan natin yung ating banana cake. So, lalagyan lang natin dito. Ayan na guys. Para maiba naman yung lagayan niya. Ayan. So, para kakaiba. At ito ngayon yung uso ngayon yung lagayan na to. Itong bento box na to. So, nilagay ko rin dito sa ating banana cake. So, gumawa rin ako para makita nyo rin yung mga iba't ibang paraan pa ng packaging. Kasi, isa sa napapaganda sa ating binibenta ay yung packaging. Unang tingin pa lang, nasa sarapan na agad ang customer mo. Paano pag yan ay natikman na nila? So, sila mismo ang magbabalita sa lahat. So, ito rin yung ginamit ko guys ay yung ating clamshell na maliit din. So, balang ginamit kong size nito ay para sa pambento ng molder. So, ito na guys. So, sana nagustuhan nyo at makakatulong to sa inyong kung gusto yung mag-business at kumita ng extra-extra. Malay nyo, kung yung payumaya pag yung mga business, sana laking tulong to para sa inyo. So, maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube, Filipino Icon Cooking Time. So, maraming salamat, Kalawisyanos. Thank you very much. Guys, yung ating nagawa. So, nagawa lang tayo ng dalawang pan na 7x4. So, sana nakadagdag kaalaman sa inyo at magamit niyo ito sa inyong pangkabuhayan or tinatawag natin na pwedeng kumita kayo dito kahit papano. So, abangan pa ninyo ang aming mga ibang programa na lumsan ng ating SFK. So, maraming salamat sa panonood. Mabuhay tayong lahat. Happy cooking!